Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinitipon tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon pa ipinagdiriwang natin ang paggunita kay Santa Escolastica. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ang alaala ni Santa Escolastica. Ang pagtingin namin sa kanya bilang huwaran sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon ng maaasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay sa walang malimong kagalakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng kanyang mga asawang taga-ibang bansa na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat sa Panginoon. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba siya kay Astarte, ang Diyosa ng mga Sidonyo, at kay Nikom, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosa ng mga Amudita. Ginawa nga ni Solomon ang ipinagbabawal ng Panginoon, at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David, na naglilingkod ng buong katapatan sa Panginoon. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem, ay nagtayo siya ng mga sambahan. Para kay Semos, ang karumal-dumal na Diyos-Diyosa ng Moab, at para kay Molok, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosa ng mga Amonita. Ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga dambana ang mga Diyos-Diyosan ng lahat niyang mga asawang dayuhan, at ang mga ito'y nagsuob doon ng kamanyang at naghain ng mga handog. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. Dalawang beses na napakita sa kanya ang Panginoon at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya pinansin ang Panginoon, kaya nga't sinabi nito sa kanya, "Dahil sa hindi mo paggalang sa aking tipan at hindi mo pagsunod sa aking mga tagubilin, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang alipin mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak. Isang lipi lamang ay titira ko sa kanya alang-alang kay David na aking lingkod. Alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Dapat na magalak ang sinumang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Ama. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus nakisama.
at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Pati anak nilang babae at lalaki, inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay dinalang handog. Itong Panginooy nagpuyos sang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ni Numan na naroon siya. Subalit, hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito ay hintil, tubo si Serofonisya. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mga nasa ilalim ng hapag ay maninimot ng mga mumog na lalaglaga ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi, iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Humuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga sumusubaybay sa atin online, sa atin pong Facebook page, sa mga nasa tahanan. Bakit dapat sa lahat ng ating gagawin ay tayo ay nagdadasal at tumihingi tayo ng paggabay sapagkat tinihingi natin yung gabay ng Espiritu Santo. At upang matanggap natin kung ano ang ating inihiling sa Diyos, Dapat mababa ang ating kalooban upang tayo ay kanyang pagbigyan. Kapag ikaw ay may hiniling sa Diyos, well, unang-una siyempre, himala po yun eh. Yung ikaw ay may hilingin sa Diyos, kahit maliit na bagay, tapos ipagkakaloob niya, yan ay dapat nating tanggapin bilang may himala. No? Ipinagtaloob ng Diyos kung ano ang ating hinihiling. Bakit? Sapagkat ang tinitingnan ng Diyos ay yung iyong pananampalataya. Siyempre, yun ang unang mahalagang elemento. Ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Diyos, bagaman ito'y bunga ng kagandahang loob ng Diyos, sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo, siyempre, tinitingnan din doon yung lakas
ng ating pananampalataya. Kaya kung inyong makikinggan, napakinggan dito sa kwento, abay, sabi nga po dito no? Una, si Jesus nagpunta doon sa Tiro, ano? At ayaw niya na mababalitaan ng kahit sino na siya ay nandoon. Ay, nakakapagtaka. Diba? Bakit inililihim ni Jesus ang kanyang lakad o ano? Eh, sapagkat, ayaw niyang malaman na naroon siya. Bakit? Eh, sapagkat, dudumugin na naman siya. Ang dami na nga na sumusunod sa kanya. Nandiyan na, kailangan niya magpahinga. Nandiyan na, siya ay magdadasal. Kasi si Jesus, mahilig siyang mag-retreat eh. Humihiwalay sa karamihan, pumupunta sa isang ilang na lugar, at doon ay nananalangin. Ganyan ang ginagawa ni Jesus. Kaya pagpunta niya sa Tiro, quiet. Tahimik lang. Para hindi tayo dumugin. Kaya lang, abay, may isang babae na ang anak ay inaalihan ng demonyo o ng masamang espiritu. Binating sinasapian. Tayo mga Batanggay nyo, familiar tayo dito, yung mga sinasabi natin may sapi. No? Dalawang klase po kasi yan eh. Yung nilukuban ng Espiritu Santo at saka yung sinapian ng masamang espiritu. Ano gang gusto nyo? Yung nilukuban kayo ng Espiritu Santo o yung sinapian ka ng masamang espiritu? Eh, minsan kasi, ang nangyayari sa atin, sinasapian tayo eh. No? Ang dami, no? Nakakaranasan natin yan. Kapag nagsusungit, nagmamasama ng ugali, ano? Yun, may sapi na naman. Okay. So, itong babae ito, may anak na sinapian ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus. Nalaman niya, nandito si Jesus. Hiniling niya, palayasin ang demonyo. Paano mangyayari yun? Yan, babalik natin. Unang elemento, yung pananampalataya. Yan ay bunga ng ating pananampalataya. Tinitingnan ng Diyos. No? Faith is an important element. Mahalagang sangkap yan. Para magkaroon ng himala sapagkat yun ang titingnan ng Diyos. Bukod doon, ay yung iyong kababaang loob. Sinabihan na nga ni Jesus, sapagkat si Jesus, siyempre, siya ay Hudyo, no? Nandito siya sa teritoryo ng hindi naman mga Hudyo, siyempre, lalapit dyan, di may iwasan, hindi lang mga Hudyo, kundi pati mga Samaritano, ibang lahi, maaaring lumapit sa kanya. Kaya, isa din yun sa mga dahilan kung bakit gusto ni Jesus, tahimik lang ang kanyang pagdating doon. Ngayon, itong babaeng ito, dali-dali pumunta kay Jesus, ipinapaliwanag sa kanya ni Jesus na si Jesus ay Hudyo. At ang baga, mga sumusunod sa kanya, nakikinig sa kanya, ang kanyang tinutulungan, ay yung mga Hudyo. Ngayon, kung ikaw ay dayuhan, o ibang iyong reliyon, o ibang ano, ipinapaliwanag ni Jesus. Anong sabi niya? Kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ibigay sa mga tuta. Ibig sabihin, ipinapaliwanag sa kanya ni Jesus kung sino ang prioridad. No, yun ang mahalagyan sa ating buhay. Kailangang paglapit natin sa Diyos, alam natin dapat kung ano yung ating prioridad. Alam natin kung ano ang ating hihingin. Alam natin kung ano ang ating kailangan. Ganun. Hindi yung basta ka na lang banat ng banat, di mo naman kailangan, hihilingin mo, hindi pagkakaloob ng Diyos. No? So, dapat titingnan mo din yon. Ngayon, itong babaeng ito, pinapaliwanag ni Jesus, teka muna, meron pa akong mga uunahin din eh. Ay, nakita ni Jesus yung kababaang loob ng babaeng ito na humihingi sa kanya ng awa, ng tulong. Ay sumagot, bay, huwag ko lang, ano, pero kung ako, bay, sinabihan na nga ni Jesus, nangatwiran pa. Ha? Sumagot pa.
Ako eh. Sige, ayaw natin ang ganyan, ano, yung mga Batanggenyo. Yung sumasagot pa. Tama sa mga magulang. Pag ikaw ay pinagagalitan ng iyong magulang, di ka ganun. Ayaw na magulang na ikay basta-basta sasagot-sagot sa kanila. Ako eh, ika nga natin mga Batanggenyo eh. Ewan ko lang kung uso pa yun ngayon sa mga magulang, ano? Yung sinasampiga. Sinasampiga ng magulang eh. Pag ang anak eh, aba, sasagot ka pa ha? Eh, paano hindi sasagot? Eh, tinanong. Alimbawa, eh, ginapin ang uwi yung anak. Tinanong ng magulang, ba't ginapin ang uwi? Pag nangatwiran ng anak, sasampigin, sasagot ka pa ha? Paano hindi sasagot? Eh, tinatanong. Diga, eh, itong babaeng ito, nangatwiran pa kay Jesus eh. Pinaliwanagan ni Jesus, ba, may katwiran kang kanya. Sabi niya, ngunit ang mga tuta, mang nasa ilalim ng hapag, ay naninimot na mga mumong nalalaglat ng mga anak. Yung mumo. Willing siyang limutin, simutin ang mumo. Alam nyo yung mumo? Kasi hindi na alam ng mga kabataan kung ano yung mumo eh. Ano? Ha? Eh kung ikakain ng mumo, kaya kung hindi mo mapakain ng mumo, no? Yun, ang mumo namin, ang sumisimot, si Pinang. Ay, baka hindi nyo kilala si Pinang. Sino yung Pinang? Yun yung aso ni Father, yung pusa ni Father Bende, si Pinang. Pag may kakain, ay nakasaliboy-boy. Hindi yung tuta. May tuta din si Father Bende. Ang tuta naman ni Father Bende, si Argos. Oh, si Argos ay napakatapang naman. Kaya, sabi ko kay Father Bende, ikulong-kulong mo na yan. Abay, pati ako ikakagatin eh. Ay sabi ko, abay, nagkakamali ka ng kakagatin. Ay sabi ko doon sa aso ni Father Bende, abay, kung ako'y makahulan, wow, oh, talaga akala mo eh, galit na galit eh. Ay laging alaga ni Inchong, si Argos. Kaya para si Father Bende, hindi na kilala ni Argos eh. Si Inchong na ang kilala, no? Misan nga eh, sinasabi ko kay Inchong, Inchong, pakinggan mo ang kahul ni Argos. Ngunguna rin. Binibiro ko si Inchong. Abi, pag sa tapang, napakatapang. Kaya si Argos, na-kick out. Doon sa aming refectory, hindi na siya nakakapunta doon. Abi, kakagatin kami, kakagatin ako. Hindi, pinakulong ko doon. Ang nandoon, si Pinang. Si Pinang ang nangangain ng mumo. Yung mga pumapatak. Yung mga butil lang, ng kanin, no? Ng pang-ulam. Isa pa naman, si Father Roland, pagka kumain niya yun, may mga sabit-sabit sa kanyang balbas na garne, no? Eh, siyempre, papatak yun. No, nakabang si Pinang, no? Eh, naninimot, ika nga. Ikaw gay maninimot. Kailangan ng kababaang loob para gawin yun. At yun ang nakita ni Jesus, dalawang mahalagang elemento, yung pananampalataya at yung kababaang loob. Kaya kapag tayo dudulog sa Diyos, alam na natin ngayon, kailangan malakas ang pananampalataya at meron kang kababaang loob. Para kung ano man ang iyong iniiling, ay ipagkakaloob ng Diyos. Kaya sa ating pang-araw-araw na pananalangin, itong hamon sa atin eh. Hindi yung basta lang tayo hihiling ng kung ano-ano. Tingnan muna natin, pag-aralan muna natin, ano bang ating kailangan? At yan, pagkailangan, ay ibibigay at ipagkakaloob ng Diyos. Ganyan din ang yung pinagdiriwang nating santa, binanggit kanina, Santa Escolastica. Kaya naging tanyag at naging sikat, kapatid ni Saint Benedict, monghe, at yun ang naging puhunan niya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung lakas ng pananampalataya at yung kanyang kababaang loob. Halinawa, sa pang-araw-araw natin pamumuhay, yan ang ating maging puhunan upang tayo ay lalong pagpalain ng Diyos. Yung pananampalatayang isinasabuhay at yung ating kababaang loob. Binuwag ni Jesucristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at Hintil bilang isang sambayananga nag-iisa
bago at walang hanggang tipan, manalangin tayo sa Amang nagbubuklod sa atin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging daluyan ng awa, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Bilang komunidad ng mananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away at hindi pagkakaunawaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga inang nagiging balisa at nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus para sa tulong at ginhawang kinakailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan sa Diyos ng pag-ibig at awa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaon na sa buhay na ito, naway magbunying walang hanggan sa tahanan ng Diyos Ama sa kalangitan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Diyos, aming kanlungan at lakas, nais mo kami ay maging iisang sambayanan. Maging bukas nawa ang aming kalooban sa pangangailangan ng iba at huwag silang ihiwalay mula sa aming pagsasamahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayalay. Mula sa lupa at buong ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong gunigunita namin ang dalagang si Santa Escolastica. Ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at tumantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon. Inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman noong matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparean. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw na. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at mga martir, kaysa ni San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Escolastica, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos, sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala
sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaoban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalaoban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Escolastica upang tanging ikaw ang amhalin habang iaako namin ang malasak ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumain niyo rin. At nawa ay pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at lubang mapagmahal nating Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal misa ay naialay na, makitaglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.